So welcome back sa ating channel mga kadiyo. Posisyon ni Pangulong Marcos na pag-aralan ang pag-anib muli sa ICC, ginagalang ni VP Sara Duterte. Nagsalita na si Vice President Sara Duterte sa naging posisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos na pag-aralan muli ang pag-anib ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Vice President Sara, ginagalang niya ang posisyon ni Pangulong Marcos ukol sa ICC. We all should respect the position of the president being the chief architect of foreign policy. So, yun po lahat na dapat na posisyon nating lahat. Pero iginiit ni Vice President Sara Duterte na naninindigan siya sa kanyang posisyon laban sa panghihimasok ng ICC. Una nang sinabi ng pangalawang pangulo na maliban na isang paglabag sa konstitusyon ang payagan ang ICC na mag-imbestiga sa Pilipinas ay pangmamaliit din ito aniya sa mga legal institution ng bansa. We will continue to reach out to the Department of Justice regarding our position on this matter. And we will lay down the legal basis of our position with the DOJ. Sa tanong kung bakit tila biglang nagbago ang posisyon ni Pangulong Marcos ukol sa ICC, ito ang naging sagot ni Vice President Sara Duterte. I cannot speak for the President. You need to ask the President on this matter. Matatandaan sinabi noon ni Pangulong Marcos na anumang imbestigasyon na gagawin ng ICC ay isang panghihimasok sa mga pangloob na usapin at isang banta aniya sa soberanya. Dagdag pa ng Pangulo na hindi makikipagtulungan ang Pilipinas sa ICC sa anumang paraan. Samantala, patuloy namang pinaigting ng Department of Education ang kanilang hakbang laban sa pang-aabuso sa mga estudyante. Sa culminating program ng National Children's Month, ibinahagi ni Vice President Sara Duterte na nakatanggap sila ng mahigit 1,700 sumbong na pang-aabuso sa mga estudyante mula ng inulunsad ang TeleSafe Contact Center Helpline. Pinakamaraming sumbong ay verbal abuse sa mga estudyante na sinunda ng sexual abuse at cyberbullying. Meron tayong mechanism sa loob ng Department of Education, sa loob ng Learner's Rights and Protection Office na ibinababa natin doon sa school level for resolution yung reklamo ng mga bata. Pinaalalahan na naman ng pangalawang pangulo ang mga guro at non-teaching staff ng DepEd na hindi lamang nagtatapos ang kanilang responsibilidad sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon. Tayo po yung nangunguna both teaching and non-teaching personnel sa child rights and protection. And meron talaga tayong polisiya sa child rights and protection. Kaya dapat isaisip yon ng ating mga teaching and non-teaching personnel na dapat there is a healthy, safe space dyan sa loob ng eskwelahan para sa mga bata. Samantala, Senator De La Rosa may komento sa mga taga-kamara na nais na papasukin ang ICC sa bansa. Maaaring paraan ng ilang mambabata sa kamara ang paghahain ng resolusyon, humihikayat sa pamahalaan na pasukin at payagan mag-imbestiga ang International Criminal Court sa bansa upang matahimik ang mga Duterte. Ito'y matapos idamay ng ICC si Vice President Sara Duterte sa investigasyon ng War on Drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa kadahilanan, ito ay alkalde noon sa Davao City. Ayon pa kay Senator Ronald Bato de la Rosa, umabot ng isa at kalahating taon bago na ihain ang naturang resolusyon sa Kamara. Questionably aniya ang timing ng resolusyon dahil sumabay ito sa hindi pagkakaintindihan ng ilang taga-Kamara at ng mag-amang Duterte. Kaugnay naman sa umano'y planong muling magpapamyembro ng Pilipinas sa ICC, binigyang diin ng senador na hindi ito agad mangyayari. Ani De La Rosa, hindi na rin aniya ibig sabihin na sakaling makabalik bilang miyembro ng ICC ay mahihintulutan na ng Pilipinas ang ICC na magsasagawa ng investigasyon sa bansa. Matatandaan na nagpahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi tama na mag-imbestiga ang ICC sa Pilipinas dahil gumagana naman aniya ang justice system ng bansa. At Senator Bato De La Rosa di takot bitayin ng ICC. Panoorin po natin yung video. Walang aatrasan si Senator Ronald Bato de la Rosa sa sino mang tutuligsa sa kanyang paglaban noon sa ilegal na droga sa nakaraang Duterte administration. Sa katunayan, sa kanyang naging talumpati sa harap ng mga miyembro ng Fraternal Order of Eagles ay nananawagan pa ito sa naturang grupo na ipagpatuloy ang kanyang advokasya. Aniya kahit nabitayin pa siya ng ICC o International Criminal Court ay hindi siya aatras sa paglaban sa ipinagbabawal na droga na nakasisira sa kinabukasan ng pamilya at mga kabataan.
Wala akong takot dahil sabi ng Pangulo, pag-aralan, pero very clear sabi ng Pangulo na walang pakialam ang ICC dito at hindi nagbabago ang stand ng ating Pangulo. Never na nagbago yan. Kahit pakinggan mo yung kanyang interview na latest. Pwede pag-aralan, estudyuhan, pero ang kanyang salita ay very clear. Simple, sabi niya, simple lang. Hindi natin kailangan ng tagalabas na ibang mga tao para magsabi sa ating pulis na ito ang dapat hulihin, ito ang dapat ikulong, ito ang dapat kasuhan. So, very clear po, very clear na sabi itong Pangulo. Ayaw niya ang pakialaman ng ating soberenya at ang ICC ay walang jurisdiction dito sa ating bansa dahil matagal na tayong umalis sa ICC, sa Rome Statute. Umalis na tayo. Matatandaan na si Senator Bato ay ang Chief of Police ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang ilunsad at pangunahan ang kampanyang War on Drugs. Ang dalawa ay parehong inirereklamo sa International Criminal Court dahil sa umano'y human rights violations na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin napatutunayan. Pero sa kabila nito ay sinabi ni Senator Bato na wala siyang pakialam na kahit na maging impyerno ang buhay niya basta kanya lamang na masiguro ang maayos na pamumuhay ng kanyang mga kababayan na hindi lulong sa ipinagbabawal na droga. Iginit pa ng senador na minsan lang nabubuhay sa mundo ang tao kung kaya't gawin na ang dapat gawin para sa ikabubuti ng lahat. Kaugnay nito, itiwala naman si Senator Bato na makatutulong ang Fraternal Order of Eagle sa kanyang advokasya sa pagbuwag sa illegal drugs dahil sa lawak ng mga miyembro nito sa Pilipinas na maring makapagbibigay ng impormasyon sa mga otoridad. As I have said, hindi magtatagumpay ang gobyerno kung walang suporta ito nagagaling sa ating mga kababayan. At ang Agila ay napakalayong organisasyon. Kung ito ay mag-commit, alam ko, nag-commit na ito na tumulong. At ang akilang pag-iusap, ituloy nila yung commitment na tumulong sa ating gobyerno. So, ito lang po ang ating news update ngayon mga ka-DU. And please comment down below kung ano ang masasabi niyo sa video na ito. And please, pakisupport naman ang ating Facebook page para magpatuloy pa tayo sa paggawa ng bagong news update. Maraming salamat po at magandang araw.